Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagharap na ng kasong murder ang sumukong gunman sa Percy Lapid case na si Joel Escorial. Kinumpirma ni Southern Police District Chief Brigadier General John Kirby Craft na ang kaso ay isinampan nila sa Department of Justice o DOJ. Nagtungo naman ang kapatid ng broadcaster na si Roy Mabasa sa DOJ ngayong araw para pirmahan ang reklamo. Bukod kay Escorial, ipinagharap din ng murder case ang tatlo pa nitong kasama na sina Israel de Maculangan, Edmund de Maculangan at isang alias Orly na nanatiling at large. Walang planong magbitiw si Jesus Crispin Remulla bilang Justice Secretary sa kabila ng panawagang umalis siya sa pwesto dahil sa isyong kinasasangkutan ng kanyang anak. Inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang anak niyang si Juanito Jose Remulla III dahil sa halos isang kilong kush o high-grade marijuana na aabot sa 1.25 million pesos ang halaga. Ayon kay Remulla, nasa Pangulo ang desisyon at tatanungin niya ito kung anong dapat gawin sakaling hindi na siya epektibo sa kanyang posisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na walang basehan ang pagpapatanggal sa Justice Secretary dahil ginagawa naman ito ang kanyang trabaho. Nangako si Remulla na hindi aapela at inatasan niya ang mga abogado na hindi dapat umabot sa DOJ ang anumang resolusyon tungkol sa kaso ng kanyang anak. Sa halip, hayaan itong talakayin sa korte. Ipinaliwanag ni Senator Jinggoy Estrada sa isang post ang kanyang pahayag ukol sa pag-ban ng mga palabas ng banyaga, partikular na ang Korean o K-drama. Nag-ugat ito nang sabihin niyang naisip niya ang pag-ban upang mas mabigyang pansin at suporta ang sarili nating mga palabas. Sa hearing kahapon ukol sa budget ng Film Development Council of the Philippines o FDCP, sinabi ni Estrada na nawawalan ng trabaho ang ilang local artists dahil nakatutok ang marami sa mga Koreano. Kaugnay nito, sinabi ni FDCP Chairman Tirso Cruz III na isusulong nila ang local films. Sinabi pa ni Estrada na nag-ugat sa pagmamahal sa bansa ang tagumpay ng Korea at panahon na upang gawin din natin ito at suportahan ang sariling atin tulad ng init ng pagtanggap natin ng palabas mula sa ibang bansa. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdalo niya sa 121st founding anniversary ng Philippine Coast Guard sa Port Area, Manila. Sa kanyang talumpati, iginiit ng chief executive na kaisa siya kasama ang maraming Pilipino sa hangarin ng tanod baybayin ng Pilipinas na maging isang world-class guardian of the sea. Samantala, inihayag naman ni PCG Admiral Artemio Abu na pinalawak pa nila ang pagbabantay. Ayon kay Abu, mayroon na ngayong 15 PCG regional districts, 89 stations at 400 na substations sa buong bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.